Yan, kita nyo ba yan? Meron tanong yung isang ano, yung isang artist dito sa isang page na as lang mga me, kapag may client kayo na nag-a-ask, magkano ba daw yung magpa-refill kung gawa yung lashes niya sa ibang artist tas dumulog sa'yo yung ano, yung client mo. Usually ganito yung mga nangyayari sa lash artist. Yan yung mga basic na mga tanong, isa sa mga tanong ng mga client natin kung pwede ba daw. Well, in my experience kasi, tinatanggap ko pa rin yan. So, depende pa rin yan kung ang client natin is willing dumulog sa atin personally. Okay? Bakit ko sinasabi na personal mong idaan yan sa atin? Kasi gusto natin as a lash artist na makita kung anong klaseng type ng buhok yung ginagamit niya at kung meron ba tayong pagkaka iba or pagkakapareho ng strand na ginagamit. Yes, hindi ko yan nire-reject yung mga ganyang client kasi syempre kailangan ting kumita pa rin at the same time. Then syempre may problema yung client, bibigyan natin pa rin yan ng solusyon. Okay? Sa abot lang ng ating makakaya. So ngayon, isa sa mga suggest ko sa mga client ko, then kung gusto man nilang pumunta sa akin personally or ako yung pumunta, yun, willing naman tayo niyan. Pero syempre meron tayong mga policy na iklaro sa kanila bago natin gawin yung session na yon. So ayun, basta ako kapag dumulog naman yung client, kapag iba naman yung gumawa sa kanila before, sige, titignan ko yan. Okay, depende yan sa anong magiging assessment ko sa based sa nakita ko sa lashes nila. So, alimbawa, nagkataon na magkaiba kami ng strand na ginagamit. So, alimbawa lang, yung strand na ginagamit niya mas matigas kaysa sa akin. Okay? So, kung halimbawa, eto, wala akong ganitong klase na strand. Okay? Tapos ngayon, pilit niya pa rin ipaparetouch kasi mas doon nakakamura yung client, which is yes naman talaga kapag nagpapagawa yung client mas makakaless po talaga kayo kapag refill ng refill kayo. Usually ang refill nasa tatlong beses lang sa isang buwan ang required na refill sa isang lashes kasi para sa akin hindi na pwedeng i-exceed yan ng tatlo yung extension kasi syempre may mga molecules na yan sa lashes na natin na namumuo na hindi na siya kailangan patagalin. So, syempre, kailangan na i-wash out or something na malinisan yung eyes natin. Okay, but before that, dito muna tayo kung pwede ba tayong mag-refill ng gawa ng iba. So, ayun nga, kapag nangyaring hindi nga pareho kami ng strand, might as well i-advise mo si client na ma'am, kung okay lang sa inyo palitan natin yan ng panibagong set ng lashes kasi since syempre i-explain mo ng maigi, okay? Explain mo ng maigi para nang sa ganon sayo pa rin yan magpapagawa si client especially na kung bagong client pa yan, okay? First client mo pa yan at dumulog sayo. Okay, don't reject them, always welcome them. Ganyan ang magandang pag-market. So ngayon, syempre nagkausap na kayo, ma'am, try mong i-new set siya, tapos gagamitan natin ng ibang style, ibang ano ko, strand na meron lang ako dito. Kasi kapag dinikit ko kasi yan, yung strand na meron ako at iba yung strand na ginamit ng last artist mo, hindi siya magiging maganda yung resulta. So, yan yung i-explain mo sa kanya na maigi, na maintindihan niya na, okay, ganito pala yan. Okay? So, halimbawa, ayun na yung, naging experience ko na hindi siya pwedeng kabitan ng magkaka
iba yung strand na gamit ng artist mo at sa gamit mo ngayon. Okay, ngayon, kung halimbawa nagkataon naman na kapag kasinuklay mo yung lashes na kinabit ng ibang artist at pareho kayo ng strand, pareho kayo ng mapping, okay? At sa gusto ni client is ganun pa rin yung mapping na outcome na gusto niya, okay? Ayun, saka mo siya alukan na, yes ma'am, pwede natin niya i-refill kahit ibang artist pa yan. So, depende pa rin yan sa naging kalalabasan ng, 'di ba kapag i-retouch mo na, syempre i-check mo yan kung meron pa bang natirang lashes niya, kung gaano pa kadami at kung gaano pa kabigat yung natural lash niya. Syempre marami ka pang uusisain sa mata niya, sa lashes niya bago mo siya simulan. Okay? Hindi yung basta magkapera ka lang, oh, 'di ba? Tapos refill tapos na. Hindi ganoon. So kailangan mo munang i-analyze kung pwede pa rin ba sa kanya yung i-refill sa kanya yung offer mo, or kung hindi naman, much as well suggest her a good result, okay, para sa kanya. So ikaw kung mag-agree naman si client sa based sa naging explanation mo, ayun, dun ka magko-close ng deal na ayun, magsimula tayo pero ganito ang magiging resulta niya, ma'am. Okay, ganito ganyan. So sa mga client naman, makinig kayo sa mga artist na lalo na ina-advisean kayo kasi para sa inyo rin naman 'yan. Okay? Then at the same time naman, wala eh, para nang sa ganun mag-gain siya ng trust sa atin. Okay? So far ayun lang naman yung ano, yung nagiging experience ko. Ano ba mga basic na tinatanong ng ano ng client? So ayun, comment down niyo na lang yung ano, yung mga concern ng mga client. Yun lang. Oo nga pala, bago ko pala makalimutan kasi napaka-importante to. Yung tinanong niya kung magkano ba daw yung refill or retouch na price. Ngayon, based kasi sa case-to-case basis to ha, since magkakaiba tayo ng presyo sa mga lashes natin. So, for example, yung gustong ipa-retouch ni client is yung natural look na style lang. Then, kung magkano man yung na-avail niya sa ibang artist, like for example, 500 pesos. Okay? So, ngayon, ipaparitouch siya sa'yo and she expecting you to, she's expecting na minimal na lang din yung babayarin niya, which is hindi po ganun. Hindi po ganun yung market natin. Kasi, since dumulog siya sa'yo, iba-iba tayo ng presyo, ikaw, kung halimbawa, dumulog ka sa akin, yung presyo ng classic coins nasa 1,000 at above sa naging gumawa sa'yo na artist, hindi yun magiging below ng 500 yung sisingilin ko for retouch. Siguro, siguro, nasa around, I'll give you like mga ano na, 500 pa rin. Kasi medyo mahal yung pagka-retouch ko, mahal yung presyo ko, so depende pa rin yun. Okay, ganon ko siya i-explain sa client. So, depende siya sa magiging kalalabasan ng retouch o kalalabasan ng natural lash ni client at gusto na style ni client. So, it's depend the price ng ano service mo. So, doon siya magmamatter. Okay? So, ayun, i-explain mo lang siya ng maigi na ganito ganyan. Kasi, syempre may mga condition kasi yan eh. So, yun, kung magkasundo mong kayo, then okay, gawin niya na. Yan lang.